and you shall, and you will renew the face of the earth. Lord, by the light of the Holy Spirit, you have touched the hearts of your faithful. In the same Spirit, help us to relish what is right and always rejoice in your consolation. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening, brothers and sisters. Thank Good evening, you, Doc. Sa opening prayer. So, dito ngayon sa Zoom, Brother Navin, Sis Marisa, Sis Ana, Sis Deselma, Brother Gerson, Brother Kani, Brother Ramil. Good evening sa inyong lahat. Okay. At sa mga ating nanonood ngayon sa Facebook at sa mga sumusubaybay. Ang topic natin for this evening, sa tomorrow, Holy Thursday na, no? Ngayon, we are in the season of Lent. Ang topic natin ay galing from the lecture again by Father Chris Aylar. Isa sa mga paborito ko. Ito ay isang re-echo pa rin, no? A faithful re-echo ng kanyang lecture. Ganda ng topic ni Father Chris. Okay, let's start. So, ang Lent, mga kapatid, no, ay season. 40 days of Lent. Season yan, no? Nagsimula nung Ash Wednesday. No? At saka matatapos siya sa Triduum. Ang Easter, season rin. No? Akala natin from Lent at saka Easter season, diretso yan. Pero maraming hindi nakakaalam, meron pa palang isang season in between. In between sa Lent, sa Kwaresma, at saka sa Easter season. Yung dalawang season, may pumapagitna pa na maikli, na napakaikling season. At ito ay ang Easter Triduum or Paschal Triduum. Ito ay season, no? Hindi lang to isang araw. It is very short. Only 3 days. No? At dito nag tatapos ang Lent. No? Dito nagtatapos ang Lent. So, bukas, bukas ng umaga, hindi pa yan tapos ang Lent. Magsisimula siya ang Triduum sa evening. No? Sa pagsimula ng Thursday Mass. Okay? It holds a special place in our liturgical year. Ito ay culmination, no? The highest of everything of the whole year. So, sa buong taon, itong pinaka-highest itong Easter Triduum dahil pinaproklama natin ang pasyon, no? Ang pagdurusa ni Jesus, kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay. The Passion, Death, and Resurrection. Itong very short na season. 3 days. Napaka-importante ito, mga kapatid. Dapat sa mga panahon ito, wala tayo sa beach. Wala tayo kung saan anong mga resort, no? As a Catholic. So, the main events of the life of Christ, yung pinaka-main event niya, yung mga kanyang mga milagro, casting out demons, healing the sick, no? Dito lahat nagpupunta riya. Ito lahat ang pinaka-climax. Lahat yun importante. Pero ito ang climax ng lahat ng kanyang mga ginawa. Dito lahat nagpupunta riya. Okay? So, ang meaning ng Triduum is Latin ito, no? Latin siya ng the three great days. Yan ang ibig sabihin ng Triduum. So, it refers to any period of 3 days, no? So, sa atin, Paschal Triduum or Easter Triduum, it prepares for a great feast. So, yung feast na pinaprepare niya ay yung Easter, yung pagkabuhay, no? Easter season. So, it is
prepared by fasting and praying. So, kagaya ng Sunday, sa buong taon, ang Linggo, siya ang high point ng buong Linggo, ang Sunday. So, lahat, we have 6 days to work, and then, kahit yung creation nga eh, di ba? The high point of creation is the 6th day. No? Is the 7th day. No? Sunday. So, ang high point ng taon, ng buong taon, is Easter. Kaya ang Sunday, always walang fasting dyan. Kasi it is a celebration. It reminds us of the resurrection of our Lord, no? Okay, Paschal or Easter Triduum. It is synonymous silang dalawa. Minsan nilalagay Easter. Ano ba talaga, Paschal? Pareho yan, pareho lang yan sila. Okay? So, nagsisimula siya ang Paschal or Easter Triduum, tatlong araw na yan, on the evening mass of the Lord's Supper, yung Last Supper, yung tinatawag na Monday Thursday. Bakit Monday? Hindi yan Monday, ha? Monday. From the word mandatum. Napansin nyo sa Holy Thursday, sa Last Supper, si Jesus hinugasan niya yung paa ng mga apostoles. Yun. I have a new command. Love one another. Paano kayo mag-love one another? Serve. So, pinakita niya on how to love one another, to serve one another. Hinugasan niya paa ng apostoles. I have a new commandment. Ha? Sa Latin yan, mandatum novus. New commandment. New mandate. So, it is the high point, no? So, yung high point ng Triduum is the Easter Vigil. And it closes with evening prayer on Easter Sunday. Okay. Nagsisimula siya on the evening of the Last Supper Mass. So, ito yung tatlo. Always remember this, mga kapatid. Monday, Thursday Mass, Good Friday, no, of the Lord's Passion, Easter Vigil Mass. Yang tatlo na yan, dapat umattend tayo. Hindi pwedeng sa Thursday ka lang magsisimba. Sa Good Friday, hindi ka magsisimba or magsisimba ka. Dapat ang tatlo na yan, hindi ka walang kang imiss. Tatlo yan, atinan mo. Bakit? They are considered only one mass. Napansin niyo yung sa Good Friday, walang go, walang ending. Kasi they are considered one mass. Yung tatlong yan, yung tatlong misang yan, they are considered one mass. And they are considered one liturgical day. No? Okay. So, yung Lent, matatapos siya sa Holy Thursday. Pero kahit tapos na yung Lent, hindi ibig sabihin, kumain na tayo. No? Pagpatuloy pa rin natin ang ating Lenten observances. Mas lalo ngang umigting dahil dito na si Jesus magdudurusa, mamamatay. No? So, for example, yung mas lalo na ngayong Holy Week, di ba? Marami nagtatanong sa akin, pwede pa ba bro kumain ng ano, karne ngayong araw, Thursday, pwede? Pwede. No? Ang pinagbabawalan lang talaga tayo na hindi pwedeng kumain talaga under the pain of mortal sin is na Good Friday, no? Pero kung isipin mo, Holy Week na ito, no? Pwede mo namang voluntarily huwag kang kumain ng karne sa buong Linggo as a penance, as a pakita mo na solidarity with the suffering of Jesus. Me, I personally do that. No? Hindi lang sa Friday, kundi sa ibang mga araw, kasi ikaw ay nakikiisa sa
suffering ni Jesus. Pero, technically speaking, nagkakasala ka ba pag kumain ka ng karne? Hindi. No? Pero kung gusto mong i-give up, like, kung hindi ka man kakain, kung hindi man about meat ang i-give up mo, soft drinks, or chocolate, or Netflix, or Facebook, kung ano. No? May mga nakikita nga ako, nag-message sila sa page, sa kanilang Facebook page, magsa-sign off sila as para sa kanilang penance sa Holy Week. No? Okay. Now, nagkakasala ba tayo pag hindi tayo nag gumawa na itong mga pag-give up ng mga penance? No. These things that we give up during Lenten season, no, are voluntary. It is a matter of personal devotion. Pero nakakatulong ito. Huh? So, mas maganda sa relationship natin kay God, if you read the life of the saints, kahit hindi Kwaresma, they sleep on wood. Si Dominic Savio, magamit ng yung una niya, bato. I'm not saying na gayahin natin sila, pero kusa nilang ginagawa as an offering. No? So, lahat ng ito, hindi tayo legalistic na kailan magkakasala ba? Hindi, kung hindi, huwag kong gawin. Yung kusang loob mo, i-offer mo because you love God. Di ba? Yun ang purpose nun. Hindi yung nagbabantay tayo kung kasalanan ba ito o hindi. Pero, ang binibigay kasi ng simbahan sa atin is the least minimum requirement. Hindi ibig sabihin nila, yun lang gawin natin. Pwede nating dagdagan. Pwede nating pasobrahan. Di ba? Now, we are not morally obliged to do, no? So, like, fast, abstain from meat and fast and good. Pero, hindi tayo moral obliged, pero required talaga tayo na mag-fast and abstain sa Good Friday talaga. No? Anything that you add is up to you. Hanggang kaya mo. Huwag mong sobrahan na baka ma-hospital ka rin. No? Dati nga, mga kapatid, alam nyo ba na the whole 40 days dati, bawal magkarne. Ngayon, nirelax na nga yung discipline. So, Friday na lang. Ang mga Sundays ba, ang lahat ba ng mga Linggo, kabilang ba sa Lent? Kabilang siya in the sense na kasama siya dun sa petsa, pero in the strict sense, they are not part of the 40 days proper. Kung mapansin nyo, kung itotal nyo lahat kasama ang Sunday, magiging 46 days siya. Kaya dahil hindi siya kinasama, yung petsa, ano, umabot sa Wednesday, Ash Wednesday. Dahil sa lahat ng mga Sunday, hindi pwedeng mag-fast. No? Kasi kahit sa Kwaresma, ang Sunday is still considered the day of the Lord, day of celebration. So, nakita niyo yung cover poster natin, tatlong picture. Pero ito actually ang pinaka magandang diagram. No? Holy Thursday, Good Friday, kasama yung picture yun, black, dahil wala si Jesus. No? Wala siya sa kanyang tomb. Siya ay pumunta sa, he preached the gospel to the dead. No? Holy Saturday commemorates Jesus laying on the tomb. Ang kanyang katawan andun sa tomb, pero ang kanyang espiritu ay andun sa mga patay. We will discuss that later on, no? About the going down to the dead. And then, Easter Vigil Mass is celebrated at midnight. Okay, we will talk more about that. So, kailangan nating i-celebrate lahat. Hindi po pwedeng
isa lang, no? Hindi ka pwedeng mag-attend ng Good Friday at walang Easter Sunday. Kasi kung Good Friday lang at walang pagkabuhay, walang sense. Walang sense ang ating pagdurusa dito sa mundo kung hindi tayo mabubuhay muli kasama si Kristo. Walang saysay ang pagdurusa ni Jesus sa krus kung hindi siya mabubuhay. At wala rin saysay ang ating pag-attend ng Easter pero hindi tayo a-attend ng Good Friday. Because hindi tayo natubos ni Kristo, hindi tayo magbubunyi at hindi tayo mapupunta sa langit kung hindi niya tayo inalay ang buhay niya, no? Hindi siya nagdusa. So ganun din tayo. Before Easter comes Good Friday. Before we will be crowned, we have to pass through many tribulations and suffering, sabi ni Jesus. Yeah? Now, ang Holy Week starts with Palm Sunday. Yung Palm Sunday, yung mga branches ng palms sa atin, wala tayong palm, mga ano lang, niyog. It reminds of the people waving palms when Jesus entered Jerusalem. No? So sabi ng mga tao, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Yun ang sinabi ng mga tao sa kanya. No? At sa Jerusalem, dito siya papatayin. Diba? So, eto na yung entrance. Malapit na ang kanyang kamatayan. Sinalubong na siya. Kagaya din sa atin, sinalubong natin siya. Parang tayo yung mga tao sa Jerusalem na sumalubong with palm branches. So, Triduum begins on Holy Thursday. So, at the evening mass of the Lord's Supper. So, yung sineselebrate natin sa Maundy Thursday or the Lord's Supper, yan ang Last Supper ni ano natin, no? Ni ginugunita natin. And doon, napansin nyo, nire-reenact natin ang paghugas ng mga paa. Usually, ang hinuhugasan yung mga parishioner o mga catechumens, no? Jesus commanded, as I have done for you, you should also do. So, ano yung reflection natin dito, nung lesson dito? We should be ready to serve. No? Madali lang itong sabihin, madali lang isipin, pero mahirap gawin. Let us pray to God that pwede ma-apply natin to sa buhay talaga. Na we will, hindi tayo maging proud to serve. Hindi tayo mag-alinlangan to serve even those people who are lower than us. Yun ang mandatum, Maundy Thursday, no? Holy Thursday. I give you a new commandment, mandatum novum. Love one another as I have loved you, so you also should love one another. So paano natin i-love si God ang ating kapwa? By serving one another. No? Yung washing of the feet, mga kapatid, no? Bakit washing ang binigay na sign ni Jesus? Because ever since, washing of the feet is an act of servitude. Ginagawa lang yan ng mga slave ang nag-wash ng feet sa kanilang amo. So this is very revolutionary. No? Revolutionary to sa panahon ni Jesus na siya yung master, tinatawag na ng teacher, master, tapos siya yung maghuhugas. Kabaligtaran. Ginagawain lang ito ng slave para sa kanilang amo. And it is a sign of great humility. At during Maundy Thursday, the Holy Eucharist is instituted. Magkasabay, dalawang sacrament ang magkasabay na na-institute. Priesthood at saka Holy Eucharist. Magkasabay. Pagsabi ni Jesus,
do this. Pag sabi niya ng do this, papagawa niya dun. Right there and then, naging pare sila. Kasi pagpagawa niya, kasabay nun, binigyan siya ng kapangyarihan na maging na makapag-consecrate. No? At pag sabi niya do this, doon nagsimula, naggagawin niya to hanggang sa kanyang pagbalik. No? So, doon makikita niyo sa Monday, Thursday, that the priest, no, renew their vows. Kasi yun ang kanilang anniversary ng lahat ng mga pare. There is only one priest. There is only one high priest, Jesus. And ang lahat ng mga pare natin, they are ministerial priesthood. They are the persona Christi. No? Representative of Christ here on earth. So, pag nakita niyo yung pare sa altar, that is actually Jesus. No? So, kailangan niya ng human representative. Okay. At also, maliban dun sa paghuhugas ni Jesus ng feet, sign of humility, makita rin natin na ito ay nauugnay din sa pag-ordina ng pare, yung paghugas. Kung according to Bible scholars, no, during ordination sa Old Testament Aaronic priesthood, no, hinuhugasan ang kanilang paa, no? Washing of the feet. So doon mo makita na paghuhugas niya sa paa ni Jesus, inoordinahan niya yung mga taong yon. No? Kasi yun ang gawain sa pag-ordina, isa sa mga ginagawa during ordination sa Aaronic priest. So Jesus, by washing the feet of the apostles, ay kanyang pinanatili niya. He kept the tradition. And he's ordaining these apostles as our first priests. Huh? Next. So, and also Thursday, ito ay naging araw ng Eucharist because it is when Jesus instituted. Huh? That is why many times in the church, no, in the past, hindi lang Friday ang fasting. Napansin niyo yung mga may mga edad na, nagfa-fast sila ng Wednesday. Bakit? Because considered rin also Wednesday is the day of fast because since Holy Thursday is the institution of the Eucharist, magpa-fast sila sa Wednesday in preparation for the Eucharist pagkabukas. Because the day of preparing for the Eucharistic day, di ba? 1 hour before the Mass, hindi ka mag-Eucharist. Ay, hindi ka mag-kakain in preparation. Dati talaga, 1 day. Oh, 1 day yan, hindi yan 1 hour lang. Ngayon nga, umikli pa talaga. No? Hindi 1 hour before the Mass, kundi 1 hour before the communion na. Mas naging relax. No? So, kaya, hindi kayo magtataka bakit yung mga may ibang matatanda, nagfa-fasting sila ng Wednesday, hindi lang Friday. Because the Eucharist was instituted on Thursday. So dito natin makita na ang Eucharist, no, is sacrificial in nature. Because the Eucharist is worship to God. Alam nyo ba na hindi ka pag tinanong nila na, "Hoy kayo, wino-worship niya si Mary, mga saints. Bakit? Lumuluhod kayo, nagbabaw kayo, nagkikiss kayo." Hindi yan worship. Yung luhod, yung kiss, yung hindi yan worship. Ang worship ay hindi mo pwedeng matawag na worship kung hindi ka mag-o-offer ng sacrifice. Dapat may sacrifice. Ang tanong, nag-o-offer ba tayo ng sacrifice kay Mary? May dugo ba tayong pinapatulo? Ino-offer ba tayong sacrifice? Wala. Kay Father lang tayo nag-offer ng sacrifice at saka yung sacrifice natin ay si Jesus. No? Kaya yung kanilang mga service, worship, praise and worship, hindi mo matatawag in a strict sense na worship because there is no sacrifice. Only music.
cannot be considered as worship. Praise siguro, pero hindi worship in the strictest sense. Now, Jesus is the Lamb. So, yung Passover, no? Yung Passover meal, yung sa Thursday, yung sineselebrate. Nagsimula yan doon sa panahon nila ni Moses, nung before sila palalayain ni Pharaoh, dahil papatayin ni God ang mga firstborn para hindi sila madamay, ay papatay sila ng lamb, no? Yung karnero, yung baby ng karnero. Yung dugo, ilalagay doon sa, ipapahid doon sa poste ng puntuan, tsaka yung laman, iihawin, i-roast, kakainin. Yun lang nakakalimutan natin eh. Parati natin minimension na ipapahid yung dugo sa pintuan. Pero nakakalimutan natin, nakakainin yung, ano, kakainin yung laman. No? Para kahit naniniwala pa sila, kahit Hudyo pa sila, Israelite sila, naniniwala sila na poproteksyonan sila ni God, pag hindi nila kinain yung lamb, mamamatay sila. Excuse me. Ganun din. No? Kahit anong faith mo pa, sabihin mo na symbol lang, wala kang kakainin na the body of blood of Jesus Christ, you cannot be saved, di ba? No. So, si Jesus, tinatawag na, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Huh? So, kaya nga, si Jesus ang kordero, ang karnero. No? Siya yung dugo niya ang magliligtas sa atin. Kaya yung mga bahay na may dugo sa pintuan at kumain sa laman ng karnero ay magpa-pass over ang angel of death. Sa atin din, sabi niya, if you eat my flesh and drink my blood, you will remain in me. Mananatili tayo sa kanya. So, napansin niyo sa Holy Thursday, pagkatapos ng misa, magpo-procession palabas sa yung Blessed Sacrament, dadalhin, no? Sa labas ng simbahan. Anong sinisimbolize niyan, mga kapatid? Sinisimbolize niya na galing sa upper room, yung kung saan sila nag Last Supper, lalabas si Jesus papunta sa Garden of Gethsemane. Yun ang rason kung bakit nagpo-prosesyon, kasi tapos na ang Last Supper, pupunta na si Jesus sa garden, magpe-pray doon. So, at ilalagay ang Blessed Sacrament doon sa tabernacle sa kabila. Ang tawag doon, place of repose. Kaya nagtataka kayo, bakit katapos maglalabas ang pare po position, sasamahan siya ng mga altar boys. Dadala-dala niya yung ano, yung monstrance, di ba? Ilalagay yon sa place of repose. Nagsisimbolize yan na andun na siya sa garden, si Jesus, at napansin nyo, magvivigil buong gabi. No? Kasi nagsisimbolize na tayo, kagaya ni Peter at saka ni James at saka ni John, sasama nila si Jesus sa garden. So we keep watch. Diba? Kaya meron tayong bisita iglesia, no? 7 churches. We keep watch. And then we end the Holy Thursday with the end with silent prayer and adoration of Jesus' presence in the Blessed Sacrament. Now, let's go to Good Friday. Good Friday, ang tanong, bakit naging good? Eh, pinatay na nga si Lord eh. Kinastigo. Pinana. Spared. Crowned with thorns. Ano bang maganda doon? Tinawag siya na good, mga kapatid, because on that day, we gain our redemption. We are redeemed. Tinubos tayo. No?
Kaya siya good. Sabi sa Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good. So kahit ano ka mga masalimuot, no, lesson sa ating buhay, masalimuot, no, ang nangyayari sa ating buhay, kayang paikutin ni Lord yan para sa ating kabutihan. Gaya ng ginawa ng sa panahon ni Jesus, pinatay siya. Pero kahit yun ang pinaka, wala nang tatalo na pinakamasamang nangyari, kundi tinatawag doon, deicide. The creatures killed the creator. No? We killed our creator, Jesus. All things were created through Him, di ba? So yun ang pinaka, wala na mas pasahol pa doon, pero napaikot pa ni Lord. Ginamit niya for our good. The bad thing became good. Kaya nga sa liturgy, may that, sa prayer, sinasabi, binabanggit, oh happy death. No? Or, oh happy fault, yung sinasabi. So all things work together for good. Kaya tinawag siyang Good Friday. Hindi dahil na good dahil nasaktan si Lord. At napansin nyo, hindi natin tinawag na Good Friday Mass. Tinawag natin Good Friday of the Lord's Passion. Hindi siya matatawag na Mass. Bakit? Walang consecration. Pansinin nyo sa Good Friday, walang consecration. Ang pare, hindi mo sabi na on the night he was betrayed, he took up. Walang ganun. Walang consecration. Bakit? 365 days except one. So, 364 days may consecration. Only in Good Friday walang consecration. Bakit? Because at Good Friday, we are there mismo. Dinala tayo ni Lord on the actual site of the crucifixion. We are living the reality. During the Mass, we are, no, nire-represent natin. Isinasabuhay natin, ginugunita natin ang kanyang Passion, Death, and Resurrection. Pero dito sa Good Friday, ito mismo ang araw na andun tayo mismo, dinadala tayo through the power of God. Dinadala tayo on the actual event. So, we don't need the representation because we are on the actual event. Alam nyo ba yung consecration? It symbolizes the death of Jesus. Bakit? Pag consecrate, hindi sinasabi ng pare, this is my body and blood. Body and blood, pag nagsama ang katawan at dugo, buhay ang tao. Pero pag wala ng dugo ang katawan ng tao, patay na. So, yan ang nagsisimbolize. So, during consecration, pag nakatingin kayo, sinasabi ng pare, this is my body, take this, eat. You visualize that Jesus is being killed. Jesus is being crucified. Kinakatay si Jesus, pinapatay siya. Yun ang time na pinapatay siya. So, this time, Jesus is being killed. Good Friday. So, there's no representation of the consecration because on that day, he dies. No? So, this is a strict day of fasting and penance, kagaya ng Ash Wednesday. Dalawa lang sa isang buong taon. No? Ang dali-dali lang. No? Pwede nyo dalang dagdagan kung gusto nyo. Huwag tayo maging legalistic. Pwede nyo dagdagan. Pero, ang iba, grabe, nagkukonsumisyon na, ano bang kakainin ko, ninenervyos na sila. Naku, isang araw nga lang yan, magpa-fasting ka. At saka yung fasting pa talaga, pwede ka pa talagang kumain. Almusal, pwede ka kumain, kumpleto. Yung dalawa, almusal, pili ka lang ng isang meal na ikompletohin mo. Yung dalawa, katiting lang. Dapat yung dalawang yun, pag kinumbine, hindi pwedeng maging one meal. Yun, pwede. Hindi talaga yung walang kakainin. Hindi. At saka, walang karne, dapat.
actually, traditionally, no, the fast continues all the way through the Easter Vigil. No? Traditionally. Yung hindi pagkatapos ng Good Friday, pagkabukas, kain ka na, dami-dami. Hindi. Nung unang panahon, traditionally, hanggang, ano yan? Hanggang Easter Vigil. Hindi ka, pinagpapatuloy nila ang fasting at saka abstinence nila. Ang tawag dyan, Paschal Fast. No? Ngayon, hindi na ito requirement sa church, but if you really want to keep the tradition, magpapatuloy ka. Bakit? Kaya mo bang magsaya-saya dyan na si Jesus patay? Namatay andun sa libingan. Di ba? Kaya nga Black Saturday. Di ba? Nagsasaya-saya ka dyan. Kasi, uy, tapos na yung fasting. Ha? Kain ka na ng kain. So, why do we fast on Friday and Saturday? Dahil kinuha na sa atin ang bridegroom. Diba? Diba tinanong si Jesus ng mga pareseyo, bakit ang mga ano mo, disciples mo hindi nagpa-fast? Kami nagpa-fast. Sabi, anong sagot ni Jesus? Sabi niya, eh bakit sila magpa-fast? Kasama pa nila yung bridegroom. Meaning kasama pa nila ako. Kung mawawala na siya, he'll be taken away, doon na sila magpa-fast. And during this time, our Lord, our bridegroom, has been taken away from us. That's why we fast. Yeah? That is why, ang tabernacle remains empty, walang laman, on Good Friday. Because, the bridegroom has been taken away from us. No? The tabernacle is empty during Good Friday. And we remember Jesus' crucifixion and death by reading the Passion and venerating the cross. Nabasa natin yung seven last words at saka yung kanyang Passion, no? Reading, may sasagot-sagutan pa, di ba? At binivenerate natin, we kiss the cross. No? Bakit? We kneel, we kiss or touch the wood of the cross because by this object of death, no? Object of pain and death, it is the instrument of our salvation. Yung ibang mga sekta ayaw nila ng cross, bakit daw pinagdidiriwang natin ang instrumento ng kamatayan ni Jesus? Pero hindi yan. Hindi tayo nagsasaya bakit pinatay si Jesus? Because it is the instrument of our salvation. No? That is why we venerate the cross of Christ. Kaya nga merong the Holy Cross na prayer. Magandang devotion yan. I pray that every night. No? Maraming promise yung binigay si God on those people who devote on that prayer. So, in venerating the cross, no, ina-acknowledge natin the instrument of Christ's death and we publicly demonstrate. No? We demonstrate publicly when we kiss that cross our willingness to take up our cross. Yun ang meaning na. Pag kumila ka dyan, mag-kiss ka, pinaproclaim mo that you are willing to take up your cross and to be His follower. Follower of the cross. Willing to accept suffering, denying of yourself. At dito, sa kanyang kamatayan, tinalo niya ang pinaka-paboritong tool ni Satan. No? His last tool. And it is his greatest tool of Satan. Death. So, by Jesus dying, no, he sanctified death. And by resurrection, no, he defeated death. Kaya nga, by the suffering of Jesus, He sanctified suffering. Dati, suffering no meaning. Walang meaning ang suffering. Pero when Jesus suffered, He sanctified suffering. Ngayon, ang suffering natin, pwede natin gamitin as a tool. No? As a tool for redemption of other people.
and to atone for our sins. If we suffer united with Christ. But if we suffer apart, hiwalay kay Christ, yung suffering natin walang silbi. Ang ating suffering will only have its power. Yung suffering, mga kapatid, powerful. May power. There's power in suffering. If we are united in Christ. If we unite our suffering in Christ. Because Christ, sabi ni Pope John Paul II, sanctified suffering during His Passion. So let's, maraming sinabi sa seven last words. Dito tayo sa isang sinabi ni Jesus, my God, why have you forsaken me? Dito tayo mag-dwell. Finorsake ba ni God si Jesus? Ba't niya nasabi yun? Maraming nagtatanong. This, no? Hindi. Actually, inulit lang ni Jesus, kinote lang ni Jesus yung Psalm 22. Yung sabi ni, sa Isaiah ba yun? Ang nagsabi. Ang nagsulat nito. Psalm 22. My God, why have you abandoned me? Why are you so far away when I groan for help? Inulit niya lang, no? He was fulfilling it. Sinulat to hundreds of years before him. Bakit? Because in his humanity, Jesus, no? In his humanity, sakat, he's 100% God, he's also 100% man. Ang hindi yung 50-50. 100% God, 100% man. So in his humanity, hinayaan siya, pinayagan siya, inalaw siya ni God na makadanas ng dinadanas na tinatawag na divine abandonment. Na tila ba yung lahat, sabi ni Archbishop Fulton Sheen, yung lahat ng mga bakit namang natanong ng mga tao, bakit Lord ako pa, bakit ako nagkaririto, bakit mo ako pinabayaan, lahat tayo nakaka-feel ng ganun at one point of our life, di ba? Lahat ng mga tanong ng tao, bakit, di nila lahat pinasa ni Kristo. So, pinadanas siya ng Ama ng kung ano na naranasan natin. Yung na feeling natin na bakit tayo pinabayaan. Nadarama rin ni Christ. No? Jesus in His humanity, no? The Father allowed Him to experience the sense of divine abandonment. Which, usually, naranasan natin pag tayo ay nasa kasalanan. Of course, if we are in sin, God is separated from us. No? Sin separates us from God. During this time, Jesus absorbed all the sin. He carried all the sins from the start of creation up to the end of creation, at the end of time. No? We feel that God has abandoned us even though He never does. He never does abandon us. No? So by quoting this Psalm, no? Jesus shows that suffering is united with humanity. Again, pinapakita ni Jesus na ang suffering is kakambal ng humanity talaga. Kahit ano mo pang banal, don't follow Jesus for the reason na para maprotektahan ka sa mga suffering. No. Mali yan. Yung iba, nagiging atheist. Yung iba, lalabas sa simbahan. Kasi the more sila nag-follow kay Jesus, the more sila nagdusa. Always remember, the moment you decide to give your life to follow Jesus, it will be sweet at first. You'll be excited. Maraming excited. Maraming nagme-message ako na, I'm so glad, Lord. I'm so glad, brother, na alam ko na yung katikisim. I give my life, and nagpe-pray na ako. And then, as expected, after a few weeks, after a few months, magme-message, bakit, brad? Kung kailan ko binigay ang buhay ko, nang sumusunod na ako, nagkakabuisit-buisit na ang buhay ko, dami ng mga ano, hindi ko na malam. That is expected, brothers and sisters. Remember,
When you decide to follow Jesus, at first it will be sweet. And then it will become bitter. Bakit? Because you are already carrying the cross. Because you are already carrying the cross. So, magsisimula na, wala ka ng friend, yung friend mo dati na gustong-gusto mo, hindi ka nila pinapansin. It is a good sign, mga kapatid. Meaning, there is a change in you. Kasi yung mga worldly people, gusto ka pa rin nila, ibig sabihin, worldly ka pa rin. Pero pag yung mga worldly na mga friends mo, hindi ka na nila masyado type, hindi ka na iniimbita, nalalaman mo na lang, sila-sila na lang nagsasama-sama, it's a good sign. Kasi yung kilos mo, hindi na akma sa kanila, ano, para ka nang killjoy ka na, no? Hindi ka na sumasang-ayon sa kanilang mga green jokes kung sa mga ano pa. No? Okay. Now, but remember that the psalm has a happy ending. Itong Salmo, Psalm 22, may happy ending ito. Ganun din sa atin. No? It ends in glory and triumph. Jesus on the Easter. Kaya rin sabi ni Saint Faustina, Jesus told her that there is no way except the cross. Always remember this, okay? There is no way except the cross. Kasi may ibang mga gusto mag-follow kay Jesus, gustong yung mga ibang mga Kristiyano, namamangka sa dalawang ilog, gusto nilang mag-follow kay Jesus, pero maintain pa rin nila yung kanilang luxury, kanilang buhay na parang happy-happy, hindi talaga po pwede. Hindi ka talaga pwede mamangka sa dalawang ilog. Sabi nga ni Mama Mary, you cannot have two kingdoms here on earth. You will enjoy here on earth and will you enjoy in heaven. You really have to take up your cross. So the first cross that we have to take up is detachment from this world. That is the first cross. Detachment from this world. So there is no way except the cross. So if you want to enjoy here and then enjoy, huwag ka na lang umasa. Sabi ni Saint Jean Vianney, that is very impossible to please God and to please the world. There is no way to glory except through the passion and the cross. So, ang iba, akala nila, sa Lent lang, sa Kwaresma lang na Friday, hindi magkain ng meat. Actually, hindi binago yan. Huh? Every Friday is still a day of penance. Yun nga lang, ang nabago lang is, hindi nabago yung day of penance. Yung Friday, day of penance pa rin yan. Kung pwede, hindi tayo mag-happy-happy sa Friday. Buong, ano, kaya lang yung mundo, thank God it's Friday, no? Doon naglaladlad, no? Pero actually, pwede na tayong kumain, hindi na kasalanan na kumain ng meat sa Friday, pero dapat may ipapalit ka. You have to give up something else like TV program, chocolate, dessert, or ano. Pero dapat may i-give up ka. Pero kung sa tingin mo wala ka mag-give up, eh, you maintain mo yung no meat. Bakit ba tayo nag-abstinence? Ano bang purpose? Dahil lang sinabi ng simbahan? Hindi. Dahil lang ba killjoy si God? Hindi. Ito yung rason, mga kapatid. No? Para maintindihan nyo anong kahalagahan ng pag-abstinence, yung hindi pagkain ng karne or pag-give up ng food. To bring our body under the control of the spirit. Kasi yung laman natin, always yan nakikipagdigma sa ating espiritu. Ang gusto ng laman, always magkasalungat sa gusto ng espiritu. Yan. The flesh at saka spirit always at war. So, if pag you deprive, pag pinagutuhan mo siya, tataas yung espiritu. Masasubdue. Of course, hirap-hirap at first, di ba? So, nakakatulong ito for us to detach ourselves from the world. No? At hindi lang di ba, mahirapan ka mag-detach sa world? Start by abstinence. Start by fasting.
start yan. Hindi yan ang ultimate tool, but it can help masasanay mo to tanggihan ang mundo. At also, nakakatulong din ito sa pag-atone ng ating mga past sins, sa ating mga tanggal, sa ating mga temporal punishments. Hindi masama ang pagkain, mga batid. Food is not bad. Food is good. We need it. Kailangan natin. But if we give up something good, no, for something much better, which is God, maganda yan. So, it is actually giving up something good for what is more better or for the best, which is God. So, if you read the Bible, if we read the Bible, it is all about self-denial. If you read the Gospel, di ba? Ang gist niya, ang summary niya, it is all self-denial. Detachment from things that can consume us, consume our heart. Sinasabi ni Jesus, where our heart is, no, there will also be ang ating soul. We have always to control, to quell the desires of the body. Dahil pag hinayaan natin ang ating sarili, self, no, we will be enslaved to sin. We cannot let the flesh control the spirit. Ito, maganda tong slide, mga patid. Napakaganda nito. Ironic siya, no? Para siyang counterintuitive. Kasi, if we go hungry, anong feeling natin? We feel not satisfied. But actually, in the spiritual realm, ang nangyayari, if we are hungry, it is the time that we are more satisfied. Kabaligtaran. Bakit? Because God, no, alone and not the things of this world can satisfy the deepest hunger of our souls. No? Si God lang ang makasatisfy sa deepest hunger ng ating soul. Maraming tao, wala nagmamahal sa akin, I'm so lonely, wala ako nito. Pero, if you come to think of it, God is the only one. Kaya kahit anong bili mo ng mga bagay, hindi ka talaga makokontento. Kahit ano pang sino pang tao, hindi ka talaga makokontento. No? So, the more you detach yourself, the more God can fill you. Pag puno ka, yung baso puno ng mga bato, paano pa malalagyan ni God? Puno na. The more you empty, the more God can fill you. So, when we empty ourselves of things of this world, then God can fill us. No? And that is the most satisfying for the soul. Sabi rin ni Pope Francis, fasting can build solidarity. Ano ibig sabihin ng solidarity? Solidarity means you can empathize with your fellow men. So, may solidaridad. Meron kang, you are connected to your fellow men sa iyong mga kapwa na naghihirap. Pag ikaw ay nagpa-practice ng fasting at abstinence, madarama mo ang nadarama ng mga naghihirap na walang kainin, makain, at walang mga material na bagay. So, if you are always full, hindi mo nafe-feel ng mga mahihirap. But if you experience fasting, abstinence, mas lalo kang mong nadarama ang kanilang nadarama ng mga kapwa ang naghihirap. Okay, next. Sino ang author ng crucifixion ni Jesus? Sino nagpapatay kay Jesus? Ang mga Hudyo ba? Ang mga Romans ba? Si Judas ba? O sino ba? Ang sagot, tayo. Lahat ng makasalanan, sila ang author ng kamatayan ni Jesus. No? Actually, kung guilty ang mga Pharisees, ang mga Jews sa pagpatay kay Jesus, mas guilty daw tayo. According sa mga theologian. Bakit? Pinatay nila si Jesus, sabi nga ni Jesus, forgive them for they do not know what they're doing.
Kasi during the time, hardline Jewish religion sila, dinidefend nila, hindi pa nila naintindihan. Kaya medyo may pagka-excuse pa siguro sila kumpara sa atin ngayon, na modern na, alam na natin, we profess as Christians, naintindihan na natin, and then, ang ating mga kasalanan, no, we profess to know Jesus, but when we deny Him by our deeds, our lips say that we love Jesus, our lips say that we accept Jesus, but our deeds, ang ating mga ginagawa, ay nagpapahiwatig that we deny Him. Hindi pwedeng, Jesus is my Lord and Savior. Premarital sex dito, pornography dito, green jokes dito, corruption, stealing. Our deeds deny Jesus, we are more guilty actually sa mga tao nag-crucify sa Kanya noong unang panahon. Dahil mas tayo naintindihan natin. Wala na tayong rason. Sila, pwede pa kasi naninibago pa sila sa message. They didn't know what they're doing. No? So, next question. Did God die? Maraming magagalit sa akin. Father Chris to the words. Ayan dito sa akin. Father Chris Aylar to. Pwede ba nating sabihin na ang Diyos namatay? Can we say that God died on the cross? We can say yes. No? Because in the Nicene Creed said, for our sake, He was crucified under Pontius Pilate, suffered death. So Jesus, ang tanong, God ba si Jesus? He is God. So, God suffered death. Pero, when we say God died, alam naman natin na hindi namatay ang kanyang pagka-Diyos. Ang namatay ang kanyang human, no, nature. Kagaya din ng pagsinabi natin kay Mama Mary, is it correct to say that Mary is the mother of God? Yes, it is correct. Pero pag sinabi natin Mary is the mother of God, alam naman nating hindi siya mother ng divinity ni Jesus. She is just the mother of the human nature of Jesus. Pero kaya lang, hindi naman natin pwedeng i-separate ang nature ng isang persona. Kaya, it is correct to say that Mary is the mother of God. Kaya, it is also correct to say that Jesus, who is God, it is correct to say that God died on the cross. It is the person, Jesus of Nazareth. Pero alam natin na it is God, Jesus, who is God, died in His human nature. Not in His divine nature. Alam natin yan. No? Now, let's go to Holy Saturday. So, yung Holy Saturday, we do, nagre-reflect tayo, ko-contemplate, and we are waiting. It is the mass of anticipation. We are anticipating. See, it is between the sorrow of Christ's death and the hope of resurrection. Andiyan tayo sa gitna. Nagdadalamhati tayo sa namatay si Kristo. At the same time, we are waiting in anticipation for Christ pagkabuhay, pagka-resurrection of Christ. Huh? And on this night, on that Saturday, we will celebrate the longest Mass of the year. No? Yung Easter Vigil, on the Saturday night, evening, yun ang longest Mass of the year. Alam nyo. No? Dati, ng unang kapanahonan, the Easter Vigil is used to be all night. Ngayon, isang oras, dalawang oras. No? O tatlong oras. Pero dati, buong gabi. Nagsisimula yan dati on the nightfall at dusk. No? Alasay siguro. Nightfall. And it will finish on the daybreak at dawn. Grabe, no? Una. So, fire and candles.
Mapapansin nyo, pag simula, dapat gabi kasi madilim. Dapat madilim para ma-emphasize ang fire, the light. The light that is brought into the darkness. Si Jesus, nasa kadiliman tayo, dumating si Jesus, nabigyan tayo ng liwanag. No? So, pansin nyo, the first part, no, service of light, ang tawag dyan. The Easter fire. Yung may malaking parang apoy dyan. Nilalagay ng mga kahoy, di ba? And then, blessing of the candle, ibibless yung candle, at sisindihan yung Easter candle dun sa fire na yun. No? And that light, it is the light of Christ. Because Christ is the light of the world. Yan. Kita mo, may dinadala siyang Easter candle, ibibless yan, at dun sisindihan sa Easter fire, yung malaking fire, that is Christ. At saka, may 7 readings, kaya matagal dahil may 7 readings from the Old Testament at saka 2 readings from the New Testament. At ito ay overview ng buong salvation history from the moment from Genesis hanggang, patsilin nyo, hanggang doon sa announcement ng angel kay Mary Magdalene na si Jesus ay buhay na. Hanggang doon ang reading. Na? So, and then, in the Easter Vigil, what happens is, nagbibinyag din tayo ng mga catechumens, yung mga hindi pa nabibinyagan, at mga candidate. At, iba kinoconfirm din. No? At, doon din binibigay ang, sa iba yung kanilang first Holy Communion. Okay. So, lahat ito, nag-happen sa liturgy. Bakit? Bakit itong mga binyag nangyayari, yung kadiliman, tapos may ilaw, may madilim, tapos dumating yung ilaw? Bakit? Because, no? Jesus on Holy Saturday, after he was buried, in the Apostle Creed, di ba, he descended into hell. Ngayon, pinalitan. May ibang version sa Old English, he descended into dead. Ngayon, di ba? Dati, descended into hell. Kaya nga yung ibang mga theologians na medyo mga modernist at mga liberal at mga dissident theologians, kulang sa pag-unawa, nagtuturo na pwede pa daw si mga nasa impyerno pwede pang makuha. No? Pwede pang makuha ni si Kristo, pwede pa niyang madala palabas. Kasi Jesus descended into hell and preached the good news. Eh para sa ano pa yung pag-preach ng good news kung wala siyang maliligtas? Yan ay bunga ng kulang sa information sa pag-unawa. Ang ibig sabihin ng hell, ang hell dyan, maraming may dalawang meaning. No? Ang hell na sinasabi dyan ay Sheol or Hades. Sa Hebreo, Sheol. Sa Greek, Hades. Isa lang meaning yan. Place of the dead. Kung saan lahat ng mga matutuwid ng mga tao, gaya nila ni Abraham, Noe, Moses, lahat mga prophets, Adam and Eve. Alam niyo ba si Adam and Eve are saints there in heaven? Yeah. Siguro, naghihintay sila, sarado ang langit eh. Kasi wala pang nagpatulo ng dugo. Hinintay nila si Jesus. Jesus, during his death, descended to the place of the dead or Limbus Patrum. Yung sa mga bata, Limbus Infantum. Ito yung Limbus Patrum. Place of the dead or the righteous. He preached the good news and doon pa niya binuksan ang langit. Yeah? That is Sheol or Hades. Hindi yan yung impyerno na may apoy. Ang apoy, ang impyerno na may apoy, place of the damned, yun ang Gehenna. Iba yan. So yung hell, may dalawang klaseng hell.
Yung hell na tinutukoy dito ay hindi Gehenna. Hell na place of the dead or the righteous or limbus patrum. Sarado ang langit nung nagrebelde si ano eh. Siguro may imagine mo na lang, no? Lahat sila nag-aantay. Andun din si Adam at saka si Eve. Sabihin niya siguro, sorry mga kaibigan, dahil sa amin, no? Nadamay kayo. So, in Gehenna, that's the place of the damned. Once a soul is in hell or Gehenna, it cannot get out for all eternity. Huwag kayong maniwala sa mga upstart theologians na magsasabi na pwede pa, may chance. No. When you are there, you cannot get out for eternity. Okay. Bakit natin sineselebrate Saturday night? Eh, si Jesus nabuhay nung Sunday pa. Di ba? Naisip niyo ba yan? Sunday pa siya nabuhay, eh, Saturday night. Bakit? Kasi, sa mga Jews, when they celebrate Sabbath, which is Saturday, nagsisimula na silang mag-celebrate ng Sabbath on the Friday evening. Considered nila yan as Sabbath, Friday evening. Eh sa atin, Sunday si Jesus na nabuhay, we also considered Saturday evening as Easter, no? Easter, kaya Easter Vigil. Kuha. Huh? So, in Easter Vigil, we rejoice with them as one community of faith. Ang tanong, since Jesus redeemed all mankind, tinubos ni Jesus lahat, di ba? Lahat ng tao, ng mga taong kahit ano pang reliyon, kahit ano pang ano, kasama, lahat, walang pili, tinubos lahat. Open to all ang kanyang salvation, ang kanyang redemption. Pero ang tanong, lahat ba ng tao maliligtas? Ang sagot, hindi. Dahil may mga taong pipili na mahiwalay sa Diyos. Pwedeng sabihin nilang makikiisa sila kay Lord, but ang kanilang gawain ay naghihiwalay sa kanila sa Panginoon. Kahit sabihin mo pa, Lord, you are my Lord and my Savior, I want to be with you, but it will be our deeds that will show, not our lips, not our mind, but our deeds will show, no, if we are united with Him. Yung redemption at saka salvation, mga kapatid, wag tayong magkamali, wag tayong ma-misinterpret, magkaiba po ang redemption at saka salvation. Ang redemption ay pagtubos. Ang salvation ay kaligtasan. Hindi yan magkapareho. Redemption, ang dugo ni Kristo na binuhos niya, yon ang pangbayad niya. Yun ang pangtubos niya. Tinubos niya tayo lahat. Pero kahit tinubos niya tayo, kailangan nating tanggapin. Kailangan nating manatili. Kasi yung kahit tinanggap natin, pwede pa nating bitawan yan. So yung salvation, ultimate salvation, no, merong tinatawag na initial, ongoing at final salvation. So, initial sa binyag, naligtas na tayo. Araw-araw, patuloy tayo niyang nililigtas. Binibigyan na tayo ng mga grasya para tayo mananatili sa Kanya. Pero sa ating kamatayan, yun ang final salvation. Na hindi na tayo talaga pwedeng matanggal. Hindi na mawawala. Habang buhay tayo, pwede pa mawala yung kaligtasan. No? Yung kaligtasan, ongoing yan eh. Yung redemption, one time yan, tapos na. Pero yung salvation, ongoing. Pagtanggap mo, ligtas ka na, patuloy kang niyang nililigtas, pwede mong bitawan anytime yan, habang buhay ka. Pag namatay ka na, yun,
hindi na mababawi yan sa iyo pag ikaw ay nanatili hanggang katapusan. Okay. Kasi yung problema sa ating mga kapatid sa ibang sekta, lalo na yung sa mga born again, na hindi nila masyado naintindihan tong redemption sa kasalvation, kala nila isa lang, no? Hindi naman lahat sila, may mga intellectual naman yung iba, kala nila isa lang. Okay. May nagsasabi na yung, lalo na sa ibang sekta, yung Easter daw ay pagan, galing sa pagan na mga celebration. Kinuha lang daw natin sa sun, God of the sun, ano ba yan? No. Hindi ibig sabihin na magkaparehas ang petsa ay yun na yun. Gaya ng birthday mo, parehas kayo ng birthday ng isang killer, eh killer ka na rin. Hindi. Yung word na Easter ay galing sa word ng Jewish word, Pesach. Pesach means Passover. Yung nag-Passover yung Angel of Death. At saka yung kanilang Passover ay 8 days also, kagaya din sa atin. 8 days celebration. The Passover or Easter is season. Celebrate ng paggugunita ng kanilang pag-liberate from the Egyptian. So, sa Hebreo, ang tawag Pesach, sa Greek at saka sa Latin, Pascha. Kaya, Pascal, Mystery, Pascal, Candle, no? Yun. Meaning yan, Passover. No? So, now let's go to Easter Sunday. We sing Alleluia, Jesus, because Jesus Christ, our hope and salvation, has risen. No? Yun ang pinaka highest feast sa ating liturgical calendar. More important than Christmas, because kung hindi si Jesus nag-rise, ibig sabihin, walang saysay ang lahat. So in the resurrection, our faith has been reinforced. God has triumphed over evil. Love has conquered death. And we sing Alleluia because we are filled with joy. Because our Lord, who said that He is God, is truly God. Because lahat naman nakiklaim na God, sila lahat ay hindi nabuhay, si Jesus lang ang nabuhay. Renewed by the resurrection, we go forth to share this good news. So may responsibility tayo in this Easter. No? We raise also with God, and we have to share this good news to the whole world with our words and with our deeds. Sa buhay at sa salita. Dalawa yan. We are challenged to live out our Holy Week's lessons all year. All year. Hindi lang, ay tapos na ang Kuwaresma. Ayos na, balik sa dating gawin. So as Catholics, it is our duty to bring the hope and joy of the risen Jesus to everyone we encounter. To every Divine Mercy Sunday. It culminates on the 8th day. So, be ready also for the Divine Mercy Sunday. Very important day, no? So with that, God bless us all. Okay. Baka may gustong mag volunteer closing prayer. Hindi ako magtuturo. Baka may mag-volunteer dyan. Ako na po, Doc. Oy, Brother Ramel. Yes, Brad. Sige, Brad. Simulan na po natin. Sige. Lagay po natin ating isip at kalooban sa Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga aral na iyong itinuturo sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Doc Lichin. Aming hinihiling sa banal na Espiritu Santo ang gabay upang mapagyaman ang mga ito at ang katuruan ng simbahan ng iyong pinatag. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, brother, for the closing prayer. Thank you, Dr. Dichie. Thank you, brothers and sisters. Hindi ko na kayo mag-greet lahat. Ang dami natin ngayon. Tama, ha? Kung may questions, PM na lang. Okay. So, bye-bye. Let's attend the Pascal. Bye-bye. Bye, God bless. Okay.